Magsitayo na po ang lahat. Ako'y
kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, pasimulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayin yung lahat. At sumayo rin. Ngayong araw nito, ngayong tanghali nito, tayo mapalad dahil kasama natin ang mga deboto mula sa Pampanga, sa Holy Family Parish, sa Apalit, sa pamumuno na kanilang kura paroko, si Father Norman Bitug. Ngayon sila ay dito para ipakita ang pagmamahal sa ating Poong Jesus Nazareno. At bilang paghahanda natin at patuloy natin pakikisa kay Kristo sa kanyang pagkapakasakit, kamatayan, at siyempre sa kanyang muling pagkabuhay, tayo patuloy na magsisi sa ating mga nagawang pagkukulang at kasalanan. Manahimik tayo sandali, hingin natin ang awa ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinagpapabanal. Nakusa naming pinagpapakasakit para sa kapagbabagong buhay. Pakunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sedrak, Mesak, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari, iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na puon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni na Sedrak, Mesak at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man
niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sedrak, Mesak at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinaka malalakas niyang tauhan nagapusin sina Sedrak, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano ay napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi ba't tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos nina Sedrak, Mesak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila ay ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at malwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga keruwin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Mapalad
palad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat. Sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyaga ay anganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano masasabing palayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ng lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinaglaya ng anak, tunay na kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayunmay pinagsisikapan ninyong ako'y patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong mga narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang katotohanan, narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginagawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kay Father Norman at sa kanyang mga kasamang deboto mula sa Pampanga, sa ating mga deboto dito ngayon nalitipon at sa mga nanonood sa online, magandang tanghali po sa inyong lahat. Mukhang inaantok na kayo sa init ng panahong ito, kaya magandang tanghali muli sa inyong lahat. Yan, para magising-gising tayo ng konti. Alam po natin na yung mga panahong ito ay panahon na panawagan para sa ating lahat na laging maging handa sa pagdating ng mahal na araw. Alam niyo po yung pinalabas yung buhay ni General Luna. Alam po natin marami na antig dahil first time na buhay ng bayani, marami ang nanood. Kasi kadalasan po natin ikumpara sa mga foreign films, naging blockbuster nga yung pelikulang ito. Dahil ito'y kwento ng isang Pilipino na nanindigan para sa ating bayan. Naantig ang puso dahil hindi lang sa ganda ng cinematography nung pelikulang iyon, pero sa mensaheng ipinaabot sa atin. Yung pagmamahal sa bayan, at siguro masasabi natin yung pagmamahal o panindigan para sa kanyang pinaniniwalaan. At ito ang pinakita ni General Luna ng mga panahong iyon. Kaya nga marami nanood, naging blockbuster yung pelikulang iyon. Kung titingnan din natin yung ating unang pagbasa, ito yung masabi nating inspirational na kwento sa Lumang Tipan.
isa sa mga nakaantig sa puso, lalo na sa mga Israelita. Dahil alam natin ng mga panahon na yun, lalo sinulat ni Propeta Daniel ang libro niya, masabi natin ito'y panahon na sila ay nasasakop, sila ay na-exile, sila ay wala sa kanilang bayan. Kaya nga sila ay nasakop na mas malaking bansa ng mga panahong ito. At dito, makita natin si Haring Nebuchadnezzar, nagpagawa ng ribulto at inutusan lahat na sumamba doon. At dito marinig natin yung tatlong kwento ng mga kabataan na sinasabi natin si Sadrak, Mesak, at Abednego. Ito yung tatlong kabataan na ang kanilang kwento ng buhay ay masabi naging inspirasyon hindi lang sa mga Israelita, pero para siguro sa atin ngayon. Na nung sila ay talagang pinipilit na sumamba sa ginawang ribulto ni Nebuchadnezzar, sila ay masabi pinili nila manindigan para sa kanilang pananampalataya, na ipakita na sila handang mamatay para sa kanilang pinaniniwalaan, handang mamatay para sa kanilang Diyos. Kaya nga dito makita natin kung paano sinabi nilang pipiliin na lang namin na masunog kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan ninyo. At ganoon nga ang ginawa ni Nebuchadnezzar. Sila ay inilagay sa apoy na kung saan pwede silang masunog at maluto. Pero inaasahan natin, sa hindi inaasahan, makita natin dito ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga taong nagtitiwala sa kanya. At dito habang sila'y sinusunog yung tatlong kabataang ito, makita natin kung paanong inadya ng Diyos sa panganib sina Sadrak, Mesak, at Abednego na paano silang pinalaya sa apoy na ito. At doon nasaksihan ni Hari Nebuchadnezzar ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sa bandang huli, sinasabi ni Nebuchadnezzar na ang Diyos ng Israel ang Diyos na tunay. Pero makita natin dito kung paano yung pananampalataya at paninindigan ng tatlong ito ay umantig sa puso ng mga Israelita ng mga panahong ito. Nagbigay inspirasyon na sila'y patuloy na manalig sa gitna ng kanilang pagkakalupig, sa gitna ng kanilang pagkakatapon sa ibang lugar, sa kanila, sa gitna ng masabi nating kahirapan na kanilang dinadanas. At ito'y naging inspirasyon para sa kanila. At siguro marahil para sa atin. Kaya nga sa mga panahong ito, napakagandang pakinggan ulit yung kwento ng ating unang pagbasa. Papasok tayo sa mahal na araw next week. Papasok tayo sa mga masabi natin sentro ng ating pananampalataya. At siguro maging inspirasyon sa atin yung ginawa ng tatlong ito na tayo manindigan sa ating pananampalataya. Ipakita natin ang buhay nating pananampalataya. Papasok tayo sa mahal na araw hindi lang para magbakasyon. Papasok tayo sa mahal na araw para mas mapalalim natin ang ating pananampalataya sa tunay na Diyos. At sana ito gawin natin sa pagpasok natin sa mga banal na araw nito, nawa may pakita natin ang Diyos ang nagahari sa ating buhay. Sana sa pagpasok natin sa mga araw nito, mapalaya tayo katulad ng sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Mapalaya tayo sa ating mga kasalanan. Mapalaya tayo sa ating mga maling gawi. Sana sa pagpasok natin, iwasan natin yung mga gawaing makasalanan at magbalik loob tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos natin ang tunay na Diyos. Ang Diyos natin ang Diyos na magpapalaya sa atin sa ating mga kasalanan. Panindigan natin ang ating pananampalataya. Pero higit sa lahat, isabuhay natin ang ating pananampalataya sa tunay na Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, ang Diyos ang walang hanggang pinagmumulan ng katotohanan, kalayaan at lakas. Hilingin natin sa Diyos na loobin niyang matamo natin at ng lahat ng tao ang kaganapang ninanais niya para sa atin. Sa bawat panalangin ng itugon, Ama, gawin mo kaming ganap. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang lahat ng naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Jesus at ng kanyang simbahan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pag-aalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi mahadlang sa ating paghanap sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat na nagdurusa, naway makatagpo ng paglayo mula sa pasanin nila sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Butihing Ama, namatay ang iyong anak upang makilala ng mga tao ang katotohanan at mamuhay ng naayon dito. Hinihiling namin to sa iyong ngalan, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, may talaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong binigay upang aming may alay. Din ang layuning aming sambahin ang ngalan mo upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo sa pamagitan ng Jesucristo, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Sa pagkapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong mapahayag, ang iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Ang pag-ibig ng kapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang pinakong sa krus, pinakong Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel, sisiawit na mapuri sa'yo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan,
Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ay bukal na ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya inabot sa kanya mga alagad sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sama sa ating pagbunyi ang mistery ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit narin namin sa iyong tinapay, nagibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagkapasalamat dahil kamarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami kasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakais sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabirheng Maria ng Diyos, kabiyak ng puso ni San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, manawagan tayo sa ating Amang nasa langit, sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang ang pinabigyan dakilang araw na pagkapahayag ng tagapagas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay sa inyo. Ito ngayon mga ayong panampalataya pagkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigay na magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat.
Mga kapatid, narito si Jesus, ang tunay nating Diyos na nagpakasakit na matay para sa ating kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nagalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lahat na tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo
ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Patuloy po namin pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin kami iyong binigyan ng kagalingang dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umapat sa masama naming hilig upang lalong tumibay ang kalooban mo sa aming pagkatig. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, tayo po ay nagpapasalamat sa pagdalaw ng ating mga deboto mula sa Pampanga, sa Holy Family, Apalit, sa pamumuno ng kanilang parish priest na si Among Norman Vitog. Kaya palakpakan naman natin sila. Ngayong araw pong ito, dadalaw ang ating Poong Jesus Nazareno sa kanilang parokya. Limang araw po silang bababa doon at magkakaroon ng pagdedebosyon sa parokya pong ito. Kaya Father Norman, thank you again for visiting the Minor Basilica of the Black Nazarene. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at tingin ang pagkapala ng Diyos. Kami po ni Father Norman ay magbabasbas sa inyo. Mahal na pong Jesus sa Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krusang walang mali na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan, nagsusumamo sa iyo. Makanta nawa nila iyong katugunan, tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po ang daladala ng mga imahit na salan sa pamagitan ng bendisyong ito, naway maalala nila ang pangako nila nung sa binyag na kanyang ibigin paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang pagmamahal ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesús. Canamin, Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.